Ayan guys, sa kasarado ng aking tindahan, ngayon lang uli ako magbibideo. Kasi nga, pag-araw, magulo sa ka. Nag-upload ako, ang tagal ma-upload ng video ko kasi ang hina ng internet. So ngayon, magbibideo na naman tayo uli dahil nga, para bukas na naman to guys. May ilang bagay lang tayong tatalakayin. Paano ba tayo nag-start ng ating sari-sari store? Siyempre, unang-una talaga yung location or yung pwesto na pagtitindahan mo. Kung saan yung maaari kang magtinda na may space o lugar para sa pagtitindahan. Yun naman talaga mahalaga guys. Siguro itatanong nyo kung bakit ko tinatalakay ito kasi bago nga tayo nag-umpisa ng sari-sari store, siyempre ano tayo ng lugar or space para sa pagtitinda. Marami din guys kayang nag-umpisa ngayon na magsari-sari store na ganun din yung ginagawa nila. At ang unang-una talagang kailangan nating gawin kung tayo ay mag-umpisang magsari-sari store ay yung magkaroon tayo ng sariling lugar or space na pagtitindahan natin. At ang pangalawa dun guys ay yung mga estante na paglalagyan natin ng mga items. Siyempre, importante talaga yun guys na may mga estante tayo na paglalagyan natin ng ating paninda. Kasi hindi naman natin feeling isabit-sabit na lang din. Meron tayong mga isasabit pero meron pa rin tayong ilalagay sa estante talaga na dapat doon nakalagay talaga sa estante. Hindi natin pwedeng isabit-sabit lang lahat yung ating paninda. Kailangan talaga may estante tayo. At ang pangatlo, ang kailangan natin ay calculator, stapler, at gunting. Mahalaga yan dito sa ating sari-sari store guys. At hindi pa yan yung cutter. May cutter na yung pangbukas ng karton. Pero yung gunting nagagawa na rin lahat. Panggupit, pangbukas ng karton, o kahit ano. Kaya importante yung mga gamit na to guys sa pag-put off ng isang sari-sari store. Ganyan yung ating pag-uumpisa ng pagtayo ng sari-sari store. Kailangan talaga may gamit tayo na mga gunting, calculator, stapler sa ating sari-sari store dahil para maging madali yung ating pang-araw-araw na pagdi-display, pagtitinda, pagsusukli, at syempre yung ating gawain ay napapadali. Hindi tayo nahihirapan. Mahirap pag walang gunting, totoo lang. Kasi yung pagugupit mo ng mga katulad ng shampoo, minsan kahit meron na silang guide para magupit, pero hindi pa rin ganun kabilis yung magupit. Meron talagang mahirap gupitin. Kailangan mo ng gunting. At syempre, yung stapler naman, since kung wala ka pang ibang naiisip na paglalagyan ng mga sitirya mo, wala kang mga estante para sa sitirya, kailangan mong mag-stapler ka lang muna para may display mo yung mga sitirya. Kaya mahalaga ang stapler. At thumbtacks pa din guys, pati yung calculator sa lahat dahil ang pagkukompute, okay lang yung magagaling sa mga math na sa utak pa lang nila may calculator na sila. Lahat ng sabihin ng customer, pabili ako ng ganito, nakukompute mo na sa isip mo. Tapos pag binigay mo yung paninda, ay yung binibili ng customer doon, sa pag binigay mo na yung binibiling items ng customer, kompyutado na rin sa otak mo lang kung magkano yung halaga ng nabili niya. Yun yung may calculator sa otak guys. Ako talaga guys, kailangan ko ng calculator. At ano pa ang pang-apat na kailangan natin sa ating sari-sari store? Siyempre yung mga items, produkto o paninda. Yun naman talaga yung ating pinakang main topic, yung produkto o paninda. Kaya tayo magsari-sari store kasi magtitinda tayo. Ibig sabihin, meron tayong paninda. Yun yung importante sa lahat na meron tayo sa ating sari-sari store yung paninda. Siyempre, bago ka naman makapag-ano, ano ang kailangan mo naman sa paninda? Siyempre, dapat may pera ka o puhunan. Na yung pera naman, ay siya namang ang number 5 na kailangan natin sa sari-sari store. Hindi tayo makakapag-umpisa ng sari-sari store kung wala tayong pera o pampuhunan. Speaking of pera, mayroon akong itatalakay sa inyo guys kung gaano pa kahalaga ang pera.
at kung gaano ba kahalaga ang pera sa sari-sari store. Dito guys, ayuda ha. Ayan. Pakita ko lang sa inyo kasi ang topic natin ngayon about pera. Ayan. Gaano ba kahalaga ang pera sa sari-sari store? Gusto mong i-share ito sa inyo, pungsoy ng pera, kabuhayan, at iba pa. At alam nyo kung kaninong akda to guys, kay Juju Akuin. Ayan. Ibabasa ko na lang sa inyo guys, kaysa i-type ko pa dyan ng manual dyan sa screen. Ibabasa ko na lang sa inyo. Mahalaga guys yung pag-a-analyze daw sa pera, pag-a-analisa sa pera, according to Juju Akuin. Ang pirang ginagastos natin sa pang-araw-araw ay sagrado. Pero hindi porkit sagrado ay dapat nang sambahin. O yun guys yung sabi niya. Bawat pira ay may larawan ng bayani o kilalang personalidad ng bawat bansa. Dito sa Pilipinas, makikita ang larawan ng mga bayani na iniukit sa barya o di kaya ay nakalagay sa mga perang papel. Bawat halaga, bawat denominasyon ay may bayaning kumakatawan. Ayan guys, parang nakakabor yung vlog ko ngayon. Gusto ko lang ito i-share, basta nagandahan lang ako nito. Alam niyo guys, ito, sa kumari ko to. Ngayon, nung nagpapagawa ako ng bahay, pinabasa niya to sa akin. Mabait talaga yung kumari ko na yun. Sabi niya sa akin, Mars, kung gusto mo ng guide kung paano mag-arrange ng bahay, maglagay ng CR, maglagay ng kwarto, yung arrangement ng kama, tapos mga sala o upuan, mas maganda na meron ka nito. Ay, mas maganda na mabasa mo to, sabi niya sa akin. Kaya nabasa ko to. Pero hindi nga lang ito isang beses kong nabasa. Siguro dalawang beses ko na itong nabasa. Ngayon, binasa rin ito ng kapatid ko kasi nga nagpagawa siya ng bahay dyan malapit lang dito sa amin. So, gusto niya rin na magkaroon siya ng guide kung paano niya ipaano yung lababo niya, yung lutuan niya, yung CR niya, yung dining niya. Kaya, nagbasa rin siya nito. Ayun, hiniram ko ulit ito sa kumari ko. So ngayon, isi-share ko lang to guys sa inyo. Kasi, di ko lang alam sa inyo kung meron nang nakabasa ng libro na to ni, na akda ni Juju Akuin. Ayan guys, pagpatuloy natin. Pero alam ba ninyo na hindi lahat ng pira ay may larawan ng bayani ay swerte? Ito guys, kaya sabi ko sa iyo kay Pungsoy, sa bahay, sa negosyo, at pati yung about sa pera ay nakalagay dito. Noong unang panahon, hindi napagtuunan ng pansin ang pera na nagtataglay ng mukha ng mga bayani. Pero kalaunan, lalo na nang dumanas ng kahirapan ng ating bansa, marami ang nag-isip kung bakit patuloy sa pagbagsak ang ating ekonomiya. Bagaman garapal ang pagnanakaw ng ilang nakaupo sa gobyerno, malaki pa rin ang impluensya ng pungsoy sa pera. Rahil ay itatanong ninyo, pati ba naman pera ay pinupungsoy pa? Ang sagot ko dyan ay oo. Dahil ang pangunahing layunin ng pungsoy ay mapaangat ang kabuhayan ng tao, natural lang na pag-aralan ang pera. Ito ay makakapagpaangat o di kaya ay makakapagpalubog sa ating kabuhayan. Kung walang pera, walang gagastusin. Tama nga naman. At kung walang hawak na salapi, wala rin pwedeng gawin sa ibabaw ng mundo. Dahil aminin man natin o hindi, ang mundo ay umiinog ng dahil sa pera. Sabi nga, money makes the world go round. Batay sa aking pag-aaral, ang ekonomiya ng Pilipinas ay minalas at patuloy na mamalasin dahil sa ginawang pag-degrade o pangmamaliit sa ating mga bayani. Bilang halimbawa ay ang piso.
Dati-rati may pirang papel na ang halaga ay piso. Si Jose Rizal ang nakalagay dito. Kalaunan, ang pirang papel ay ginawang barya. O yun nga guys, naging barya na yung piso. Noong una ay malaki at mabigat pero hindi nagtagal ito ay pinaliit at gumaan. Kung ako man ang nasa katayuan ni Dr. Jose Rizal na ating pambansang bayani, hindi ko magugustuhan ang ginawa sa akin. Bukod sa piso na nga lang makikita ang kanyang mukha, pinaliit pa iyon at pinagaan. Samantalang kung tutuusin, dapat ay may mas mataas ang kanyang halaga. Dahil siya ang bayaning Pilipino na kilala sa halos lahat ng panig ng mundo. Dapat din ilagay ang mukha ni Rizal nang nakaharap at hindi nakatagilid o side view. Maging sa likuran ng barya, makikita ang disenyo kung saan parang hinati ang bundok. Maging ang korte ng bundok ay hindi pantay na nagpapakita lamang na hindi rin balanse ang ekonomiya ng bansa. Ang bundok ay napakahalagang sangkap ng pungsoy dahil ipinalalagay na malaki ang papel na ginagampanan nito sa pag-aaral ng direksyon at ng kapaligiran. Maging sa ikauunlad ng kabuhayan. Ang bundok ay itinuturing na dragon at sobrang na makapangyarihang pag-aaral ng pungsoy. Maging ang 500 piso, ito guys, 500 piso, ayan. Maging ang 500 piso ay hindi rin maswerte para sa ating bansa. Wala akong tutol sa pagkakalagay kay dating Senador Benigno Aquino sa pira natin pero ang itsura niya ay napakalungkot at baghagya pang nakapangalumbaba. Ay yung dating 500 piso guys na nakaganyan. Oo nga, yun. Ito kasi silang mag-asawa nandito eh. Ayan. Kung susuriing mabuti ang pirang 500 ay may hatid na bad feng shui dahil ang likuran ng papel ay nagpapakita ng magulong pagsasalarawan ng buhay. May sundalong inabutan ng bulaklak ng bata at kung ano pa. Dapat sana tulad din sa pagsusulat ng nobela at pagdidirek ng pelikula, maayos ang daloy ng ideya, hindi kung ano na lang ang may lalagay. Ang dating 5 pisong papel ay ginawa na ring barya. Makikita naman dito si dating Pangulong Emilio Aguinaldo na naka-side view. Dapat ay nakaharap siya tulad din ng ibang bayani at pangulo na nasa ibang pera. Ang side view ay hindi maganda sa feng shui dahil ito ay nagpapakita ng kawalang tiwala. Makatutulong sa feng shui ng ating pira kung hindi side view ng kilalang tao ang iguguhit, dapat ay nakaharap ito. Natatandaan pa ba ninyo ang 50 sentimos na napakabigat? Wala na ngayon ito, maging ang 10 sentimos ay masyadong minaliit dahil bukod sa binutasan na sa gitna, hindi rin pinag-aralan ang disenyo. Saan ka naman nakakita ng disenyo na may mataas pa ang pyramid? Hindi naman tayo taga-Egypt. Kaysa sa haring araw na siyang nagbibigay sa atin ng init at iba yung enerhiya. Maging ang mga bagong papel na salapi ay hindi na pag-isipan ng husto dahil nilagyan ito ng mga linyang putol-putol para raw malaman kung ito ay tunay o hindi. Maraming paraang maaaring gamitin upang malaman kung piki o totoo ang pira pero ang putol-putol na linya ay nangangahulugan ng paudlot-udlot na makaahon sa utang. Lalo pa tayong lumulubog at nagkakabaon-baon sa pagkakautang. Ayan guys, yung about sa putol-putol na linya. Pagmasdan ninyo ang 100 piso na kung saan si dating Pangulong Manuel Rojas ang nakalarawan,
Ang likuran nito ay nagpapakita ng Bangko Sentral ng Pilipinas na tila nakalutang sa tubig. Sa pungsoy, ang tubig ay napakahalaga. Ito ay sangkap ng buhay at may kapangyarihang magbibigay buhay at kumukuha rin naman ng buhay. May kakayahan itong lamunin ang isang lugar tulad ng naganap sa Atlantis at Lemuria milyong taon na ang nakararaan. Ang pagkakadisenyo ng 100 piso ay nagpapakita lamang ng ating ekonomiya ay palutang-lutang sa tubig at walang matibay na pundasyon, kaya magpahanggang ngayon ay naghihirap pa rin ang ating bansa. Suriin din ninyo ang 20 pesos na nagpapakita kay dating Pangulong Manuel Rojas. Kung tutuusin, maswerte ang kulay na ginamit, ngunit ang disenyo sa harap kung saan makikitang isang uri ng ibon na parang na balaho o natrap sa windmill o kung ano paman iyong maliit na bilog na nasa taas ng tatak ng Commonwealth ng Pilipinas ay hindi maswerte. Idagdag pa rin yan ang drawing o konsepto ng artist kung saan ipinapakita ang Malacañang Palace na nasa harapan ng Ilog, Pasig. Kung tutusin, swerte ang tubig sa harapan ng isang gusali o bahay pero nagmumukhang nakalutang ang palasyo, kaya tuloy nagmumukha itong mahina o mabuway. Sa pungsoy, ito ay hindi magandang interpretasyon. Isa pang dapat baguhin ay ang kulay ng ating pera. Ang kulay na bughaw at violet ay dapat palitan. O kaya naman ay tingkaran ng kulay para hindi maputla. Sa ganitong paraan, mas mapapasigla ang kalakalan sa bansa at makakaangat ang ekonomiya. Ang kulay ay napakahalaga hindi lang sa ikabubusog ng ating mata at ikaayos ng kalusugan, kundi sa ikaangat din ng kabuhayan. Kung pagtutunan ninyo rin ng pansin, ang mamera ay ginawang kwadrado. Bukod sa tunog, plastic na lamang ito at ubod ng gaan. Kung sa bagay, sa bangko na lang ito ginagamit at sa mga usaping legal. Mas madalas ay itinatapon na lamang. Kung tutuusin, napakalaga ng mamera dahil hindi mabubuang piso kung kulang ng isang mamera. Lalong hindi mabubuang 100 at 1,000 kung kulang ng barya. Kung pag-aaralan ng pamahalaan ang disenyo ng pera ng ating bansa, malaki ang posibilidad na makaahon ang Pilipinas sa kahirapan at bumangong muli tulad ng isang nakatulog na dambuhan. Ang pangangalaga ng pera tulad din ng ating katawan ay dapat ingatan. Pero inuulit ko, hindi kailangang mahalin at sambahin. Hayaan ninyong kayo ang mag-ingat sa pera at hindi ang pera ang mag-ingat sa inyo. Huwag ninyong hayaang pagalawin kayo ng pera dahil sa pangangailangan ninyo sa kanya. Ang pera ay darating kung masipag kayo at kung pinahahalagan ninyo ang bawat sintimong pinaghihirapan ninyo. Paano nga ba dapat ingatan ang pera? Dulad ng isang babasaging kristal, ang pera ay dapat hawakan ng may pag-iingat at hindi padaskol-daskol dahil baka mapunit. Ang pirang papel ay kailangang ilagay sa pitaka ng maayos. Pagsamasamahin ang pera ayon sa denominasyon. Kung puro tigi 1,000 ang pira, pagsamasamahin iyon, isunod ang 500, ang tigi 100, at ang 50 pesos at 20. Huwag ninyong paghalu-haluin dahil kapag hindi ninyo napansin, malamang na magkakamali kayo sa pagbunot at pagbabayad. Sayang ang pirang pinagpagura ninyo. Isa pang dapat malaman tungkol sa pira ay kung paano ang paglilinis nito. Maaring pinahahalaga ng pira at maraming kamay ang humahawak dito, hindi masamang maging masilan lalo sa pira dahil maaari itong makapagdulot ng sakit kung hindi kayo agad makapaghuhugas ng kamay at maihipo sa mata o di kaya ay sa bibig. May pirang malansa, may pirang may bahid ng dugo, at may pira rin naman na gula-gulanit na. Kung ang pira ay bago pa subalit marumi ay may bahid ng dumi,
pwede ninyong gastahin agad o ipambili sa kailangan. Pero kung ilalagay sa pitaka o itatago sa parador o ihuhulog sa alkansya, makabubuting hugasan ito at sabunin ng bahagya. Maaari ring punasan ng buhulak na may alcohol para malinis ang malansa, lalo na kung galing ito sa palengke. Kung ang pera naman ay luma, huwag na ninyong ilagay sa pitaka para huwag nang mahawaan ng negatibong chi ang ibang nakatabi na pera. Ilagay sa isang lalagyan at iyon ang gastusin kapag may bibilhin o babayaran. Ayan guys, yung mga dapat natin gawin sa pera. Sakali namang sira ang pera, huwag kayong mayamot. Kapag punit, pagdikitin iyon gamit ang tape sa kaipambili o kaya ay ipalit sa bangko. Huwag kayong mainis sakaling nakatanggap ng perang punit. Ang mahalaga, buo iyon at may serial number pa. Tatanggapin iyon sa bangko sa sandaling papalitan ninyo. Natural lang sa pera ang maluma, malukot at mapunit. Tulad ng damit, iyon ay naluluma at napupunit din. Ayun guys, sinare ko lang yun sa inyong konting explanation about sa pag-aanalisa sa pera at ang halaga ng pera at kung paano ito pag-ingatan. Ayun guys, sana nakatulong at thank you sa laging pagsubaybay at tanunod ng aking mga video. Take it always, keep safe, and good night. See you on my next vlog.